Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isasagawa ngayong taon ang pinakamalaking balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Inihayag ng U.S. Embassy na nasa halos 9,000 mga Filipino at American soldiers ang makikilahok sa taunang pagsasanay. Sentro ng pagsasanay sa taong ito ang Maritime Security, Amphibious Operations, Counterterrorism at Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Ang 2022 balikatan ay magsisimula sa March 28 at tatagal hanggang sa April 8. Kasabay ng pagsasanay ang 75th anniversary ng diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Mariing itinanggi ng Malacanang na special treatment ang pagpapalabas nila ng interview kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng presidential debate ng COMELEC. Depensa ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar, management decision ng state-run na People's Television o PTV ang time slot kung kailan ito ipalalabas. Ang binanggit na TV network din anya ang nagpasya kung kailan ipalalabas ang interview sa programang The Chat Room. Naglinaw din si Andanar na walang kinikilingan ng naturang programa dahil may ilalabas din na interview sa iba pang presidential candidates. Muling itutuloy ang libreng sakay sa EDSA carousel bus simula sa susunod na linggo. Ito'y makaraang maglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 7 bilyong piso para sa service contracting program ng Department of Transportation na siyang alokasyon para sa libreng sakay. Ang naturang pondo ay ibibigay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na siyang magbabayad sa EDSA carousel bus at iba pang transportasyon na namamasada sa ilang mga ruta. Ang libreng sakay ng EDSA carousel bus ay nagsimula noong June 2020 para sa mga essential worker at authorized persons outside residents o APOR, makaraang isailalim ang Metro Manila sa general community quarantine, bagamat itinigil ito noong December 2021. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.